بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa Islam, inshallah pag-uusapan po natin sa sandaling ito ang kasaysayan ng mga ina na pinalaking mga ulama ang kanilang mga anak na wala ang kanilang mga asawa. Ano po? Hindi lingid sa ating kaalaman sa panahong pangkasalukuyan pag sinabi ang o pag tinalakay ang usaping tarbiya, ang usaping disiplina, ang sasagi kagad sa isipan ng mga tao ang ina walang halaga o hindi marunong magdisiplina ng kanilang anak. Ito yung kadalasan sumasagi sa isipan eh. Masyadong minamaliit ang mga kababaihan pagdating sa pagdidisiplina, pagtuturo ng kanilang mga anak. Kumbaga, ito ay naksun, kawalan o pagpapababa ng dignidad ng mga kababaihan sapagkat ang karamihan sa kanila, yung mga talamak na balita, hindi marunong magdisiplina. Dahil kung ano ang magustuhan ng kanilang anak, lahat binibigay. Kumbaga, nai-spoiled ang kanilang mga anak. Ano po? Kaya lumalaki ang bata na hindi marunong matakot kay Allah. Lumalaki yung anak na hindi alam ang tamang aral ng Islam, ang tamang pag-uugali. At lumalaki na hindi niya kayang, yung shaksiya niya, yung pagkatao niya, hindi kayang makihalubilo sa iba dahil sa pagdidisiplina ng anak. Ano po? At karamihan, lalo sa panahon pangkasalukuyan, yung anak, kumbaga sinasanay sa gadget. Ito, kapag busy si nanay, dahil nagiging pabaya at nasasaksiyan ng ibang tao, busy sa nanay, ang gagawin ng nanay, bibigyan ng gadget yung kanilang anak, papanoorin ng mga kung ano-anong palabas para hindi maabala ang nanay sa kung ano man yung ginagawa niya. Kaya, masyadong minamaliit yung mga kababaihan, mga kapatid, pagdating sa pagdisiplina. Hindi marunong mag-alaga, hindi marunong magdisiplina. Oo, marunong sila masipag sa gawaing bahay, masipag maglaba, masipag magluto, masipag maaga magising para sa paghahanda ng gamit ng kanilang mga anak sa pagluto. Matyaga ang mga ina. Ngunit sa usaping pagdisiplina, dito minamaliit ang mga ina. Dito, iniinsulto na yung pagkababae ng isang ina na hindi marunong mag-alaga, na hindi marunong magdisiplina ng kanilang anak. Ngayon mga kapatid, inshallah, tatalakayin natin ang ilang mga kwento, ang ilang mga kasaysayan, na summarize lamang natin yung maliit na kwento ng mga dakilang imam at ating kilala ng mga ulama na lumaki na walang magulang. Namatay ang kanilang mga lumaki yung mga ulama na ito na hindi kasama ang kanilang ama. Sila ay lumaki na mga ulila, mga kapatid. Lumaki na mga ulila, ngunit ang kanilang kaalaman ay pinapakinabangan ng umma, ng ating umma sa panahong pangkasalukuyan. Hanggang ngayon, binabanggit ang pangalan ng mga imam na ito na lumaki sa poder ng kanilang ina na walang ama. Ang sumasay kasi sa isipan natin palagi, ang tatay, ang ama, ang mahusay magdisiplina, ang magaling magturo, mag-alaga, magpalaki. Siya yung humuhubog sa pagkalalaki at pagkababae ng isang tao. Ang ama. Itinatatak ng ama sa isipan ng kanyang anak kung papaano maging isang lalaki at maging isang babae, kung papaano salubungin ang buhay sa mundo, kung papaano makihalubilo sa mga tao sa iba't ibang uri ng kalagayan o posisyon ng mga tao, sa ugal ng mga tao. Yan yung gawain ng ama. Pero ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga ulama, mga kapatid, na pinakinabangan ang kanilang mga libro, pinakinabangan ang kanilang mga kaalaman. Ngayon at sa mga susunod pa na henerasyon, ang kanilang kaalaman ay mananatili. Ito yung mga ulama na lumaki na walang ama. At inshallah subhanahu wa ta'ala, sana sa mga kwento na ito, mabigyang linaw sa atin na ang ina, sila ay mayroong malaking role. Malaki ang kanilang posisyon sa pagdidisiplina ng kanilang mga anak. Malaki ang kanilang kalagayan. Oo, ang ama. Number one yung ama. Ang ama ang pinakaunang marapat, magdisiplina, magturo ng kanilang mga anak. Ngunit ang isang ina, mga kapatid,
sila ang unang nakikita ng kanilang mga anak. Sila ang unang modelo sapagkat ang ama lagi nasa labas, nagtatrabaho. Kaya nga mga kapatid, pansin nyo po, eto ah, eto, waqi', yung kisa waqi'iyah, mga kasaysayan o mga kwento na napapanahon. Kapag siguro nakita kayo ng mga babae, mga batang babae, mga 4 na taon, 3 taon, na nagninikab na, subhanallah, nagninikab na. Bakit nagninikab yung batang babae na yan? 4 na taon, 5 taon, kumbaga, kapag lalabas ng bahay, gusto na kahijab. Kung hindi na kahijab, nakanikab na. Ano yung dahilan? Sapagkat nakikita niya ang nanay niya. Nakikita niya ang kanyang nanay na magandang impluensya, magandang modelo para sa kanya. Yan ang epekto ng isang ina sa kanilang mga anak. Kaya kung ang nanay, eto po, kung ang nanay is laging sigaw ng sigaw, laging sinisigawan yung asawa niya, laging minamaliit yung asawa niya, laging iniinsulto yung asawa niya, paglaki ng mga bata, mga kapatid, paglaki ng mga bata, sigurado na yung mga bata na yan, sisigawan din nila yung tatay nila mismo. Pagtataasan din nila ng boses ng kanilang mga ama dahil sa kanilang nakikita, sa kanilang ina. At kapag mag-aasawa yung mga babae, yung mga babae, siguradong sisigawan nila ang kanilang mga asawa batay sa kanilang nakita at natutunan, nasaksihan sa kanilang mga ina. Yan po ang kaya ganyan kahalaga ang pagdidisiplina ng isang ina. At inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kababaihan na sumunod sa kanilang mga asawa. Kung ano yung gusto ng asawa mo, na yung lalaki, sa paraan na pagdidisiplina na gagawin sa iyong anak, gawin mo yun. Sumunod ka. Dahil ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran an tasjuda li ahadin, la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Kung ako ika ay may kakayanan na mag-utos, na magsujud, magpatira pa ang isang tao, sapagkat sa Islam, hindi tayo nagpapatira pa. Hindi natin binababa yung ulo natin sa presidente o sa hari. Bawal yon. Kahit pagrespeto, bawal. Di ba kapag nilalakad ka sa Islam, Islamically, ano po, bilang paggalang, yung kamay mo na ganyan, tapos bababa mo yung ulo mo, bawal po yon. Dahil tayo, hindi tayo muyuko. Yung mga Arabo, dadaan sila, kahit may nag-uusap sa harap nila, lalakad yung isang tao sa harapan nila na walang ganun. Hindi. Dadaan, respeto. Sapat na yon. At maling paggalang po yun. No? Maling uri ng pagrespeto yun. Halikan mo yung kamay, halikan mo yung ulo, yun yung paraan ng pagrespeto. Sapagkat tayo, hindi natin binababa ang ulo natin kanino man. Ngayon po mga kapatid, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako ika ay may kakayanan, may karapatan, no, na mag-utos, na magsujud ng isang tao, na utusan ko na ang babae na magsujud sa kanyang asawa. Dahil sa bigat ng responsibilidad ng babae sa kanyang asawa. Ngayon mga kapatid, ang utos ng Islam, ang lalaki ay pangalagaan, proteksyonan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Ang babae naman, utos ng Islam na disiplinahin, proteksyonan, alagaan ang kanilang mga anak. At ang babae ay marapat na manatili sa kanyang tahanan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ. Kayong mga kababaihan ay manatili sa inyong mga tahanan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. At kapag may pagkakataon na kayo ay lalabas ng inyong tahanan, huwag kayong magpapalamuti. Huwag kayong maglalagay ng pulbo sa mukha, kahit pulbo. No, kapag palamuti yan, yung nilalagay sa mata, lipstick, pabango, nakahijab ka, tapos yung hijab mo is maluwag nga, pero agaw pansin, hindi matatawag na hijab yun. Sinusuway mo yung utos ni Allah. O di kaya, nakahijab ka nga, bakat naman yung hubog ng katawan mo, hindi pa rin matatawag na hijab yun, mga kapatid. Ikaw ay nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang original, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Manatili sa inyong mga tahanan. Yan ang original. Yan ang batas ng Islam. At ano yung role ng babae sa bahay? Sapagkat utos ni Allah, manatili ang mga babae sa bahay, magbasa ng Quran, magbasa ng hadith, yung ayatullah. Yan yung nabanggit sa banal na Quran. Basahin niyo yun, mga kababaihan. At pagkatapos yung sambahin si Allah, itayo yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw, sumunod sa inyong asawa, paglingkuran ng inyong mga asawa, at pagkatapos, disiplinahin ang inyong mga anak, palakihin na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung anong iutos ng inyong mga asawa sa inyong mga kababaihan, ano po, iutos sa inyo kung papaano disiplinahin.
kung paano yung araw-araw na gagawin nila sa kanilang buhay, sa pag-aaral, sa obligasyon nila, yung mga dapat nilang gawin sa isang araw, utos ng ama sa kanyang asawa na nagawin sa kanilang mga anak, sumunod ang mga kababaihan. Sapagkat yan po ang original na utos ng Islam. Tandaan nyo mga kapatid, kapag ang fitra ni Allah, ang fitra ito ang likas, yung likas na utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung likas na nasa tao. Ang halimbawa nito ng fitra, ibibigay tayo ng halimbawa niya, kapag ang tao ay nakakaramdam ng init, naiinitan siya sa tanghali, ano yung gagawin niya? Naiinitan siya sa araw, sisilong siya. Yan yung fitra ng tao, likas na sa tao yan. Tapos kabilang sa mga fitra ng tao, yung kalinisan, yung pagtuli, ito ay obligasyon ng isang Muslim na tuliin yung lalaki. Ano po, bahagi ito ng pananampalataya, yung magtanggal o mag-ahit ng buhok sa kilikili, sa pribadong parte ng katawan, at yung pag-nail cutter, ito po, kabilang sa mga fitra yan ng Islam. Tapos kapag lalaki ka, yung bigote mo, gupitin mo, hindi ayitin, gupitin. Yan po yung mga halimbawa ng fitra. Kapag, at yung isa sa mga fitra, utos ni Allah, yung pakasalan ng lalaki si babae. Hindi lalaki sa lalaki, hindi babae sa babae. Sapagkat taliwas siya sa fitra ni Allah. Ngayon mga kapatid, kapag sinalungat mo ang fitra, hindi ka sumunod sa fitra, masisira ang buhay ng isang komunidad. Masisira ang pamumuhay ng isang tao. Masisira ang bansa. Kapag hindi mo bansa, masisira ang buong bansa. Kakalat ang krimen, kakalat yung mga pagsuway, kakalat yung gulo. Magkakaroon ng mga siguro himagsikan kapag kakalabanin mo yung fitra. Anong halimbawa nito? Utos ng gobyerno, ito, pakasalan, magpakasal yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Anong mangyayari yan? Maraming sasalungan. Masisira ang isang komunidad. Tapos nito, si lalaki, lagi siyang under ni misis. Yung lagi nasusunod si misis. Kailangan yung lagi nangibabaw si misis. Under. Yung nagkakontrol sa kanyang asawa niya. Ano yung mangyayari? Tingnan mo, yung lalaki na laging under ng kanyang asawa, laging yung commander kung tawagin, maraming ganyan eh, hindi masaya yung lalaki. Wallahi al-azim, hindi masaya yung lalaki na laging kinokontrol. Saan ka? Text ka? Chat ka? Patingin ang cellphone mo? Patingin kung wala kang kachat, kung ganito ganyan, kung totoo yung sinasabi mo, bakit patingin? Alam yung password ng Facebook, alam yung password ng Instagram, lahat alam. Ano po? Lahat ng gagawin, kailangan may details. Andito ako, andito. Ganyan. Kailangan lahat ng gagawin araw-araw. Saan ka pupunta? Ba't late ka umuwi? Kailangan lahat alam. Kontrolado ni misis. Yung pera, akin ay pera. Ako yung tagahawak ng pera. Mga kapatid, kapag sinalungat ng tao ang fitra, hindi magiging maayos yung pamumuhay ng isang tao. Kaya yung mga lalaki na kinokontrol ng kanilang asawa, mga kapatid, hindi masayan. Hindi masayan, wallah. Either na maghiwalay kayo, o mamuhay ng maha ng malungkot ang lalaki habang siya namubuhay sa mundo. Kasi ina-under siya. Maghiwalay. O kaya mamumuhay siya ng malungkot, pighati, na puro parusa dahil siya ina-under. Yan yung kapag sinalungat yung fitra. At kapag okay naman yung fitra, yung utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang fitra ni Allah, si sister, si misis, laging nasa bahay. Ano po, si Miss lagi nasa bahay, sumusunod sa kanyang asawa, hindi sinusuway ang kanyang asawa, ano po, nanatili sa kanyang tahanan, at mapagkumbaba, sumusunod kay Allah, sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang asawa, dinidisiplina ng maigi ang kanyang anak, matiwasay ang pamumuhay nila. Yan po ang realidad, mga kapatid. At sinabi natin kanina, kapag sinalungat ang fitra ni Allah, hindi maganda ang pamumuhay ng isang komunidad. Hindi maganda ang paumuhay ng isang komunidad. Kaya nga, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napahamak ang isang nasyon, wallaw amrahu imra'a. Yung naging pinuno sa kanilang bansa ay babae. Babae ang naging pinuno. Bakit mapapahamak ang isang komunidad o ang isang pamayanan kapag babae ang namuno? Sapagkat sa batas ni Allah, mga kapatid, kung ano yung inutos ni Allah, kung ano yung mga hudud o yung mga ipinagbabawal na ginawa ng isang tao, dapat ipatupad ang batas ni Allah. Kapag ang tao ay napatay, kapag ang tao ay nakapatay ang isang tao,
Hindi ba ang utos ng Islam is buhay sa buhay? Siyempre, hindi basta-basta magbibigay ng hatol ang isang judge o ang isang hakim, ang isang pinuno sa lugar na yan. Kailangan dadaan sa proseso. Bakit mo pinatay? Ano yung dahilan? Saan mo pinatay? May proseso. Tatanungin yan. Hindi basta-basta magbibigay porkit nakapatay. Kailangan patay na kagad sa oras niya yung nakapatay. Hindi, baka may dahilan. O yung pinatay niya, nakapatay ng kamag-anak niya, nakapatay ng asawa niya, o di kaya nagnakaw yung pumasok sa bahay niya, hindi natin alam. O di kaya napatay niya ng pagkakamali. Nagkamali siya, hindi niya sinasadya. Meron siyang gustong patayin, hinahanap niya, kamukha ng tao na yun, napatay niya ng pagkakamali. Iba yung hatol yun. Kaya sa Islam, mga kapatid, ang kung pag-aaralan natin yung batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung sharia, ito ay dumadaan sa proseso na dapat nating sundin. Hindi basta-basta po ito. Magkaiba yung nakapatay ng nagkamali at nakapatay ng sinasadya. So, balik tayo sa topic natin. Kapag ang pinuno sa isang bansa is babae, babae ang pinuno, tapos yung asawa niya nakapatay at dumaan na sa proseso, napatunayan na yung asawa niya nakapatay, o di kaya kapatid niya, o di kaya anak niya nakapatay, anong gagawin niya? Baka maaaring hindi niya ipatupad yung batas ni Allah na buhay sa buhay. Buhay sa buhay. Sapagkat yung tao nakapatay, ang parusa niya sa mundo is kamatayan din. Yan yung batas ni Allah. Kaya hindi mo maaaring salungatin ang fitra ni Allah. Dahil kapag yung babae ay pinuno, baka hindi niya ipatupad yung batas ni Allah. Asawa ko to. O di kaya yung nakapatay, may mga 10 anak. Tapos kapag ibibigay sa kanya yung batas ni Allah, kawawa yung 10 anak niya. Hindi ba? Dahil babae, emosyon, lagi nang ibabaw emosyon sa kanya, tapos madamdamin yung mga babae, edi huwag niyo na patayin yung lalaki na yan. Ganyan yung mangyayari. So ang point natin dito mga kapatid, kapag ang fitra ni Allah ay sinalungat, hindi sinunod, nabaliktad yung fitra ni Allah, hindi po magiging matiwasay ang buhay ng isang komunidad at ng mga tao. Ngayon, balik tayo sa topic natin. Ito po yung mga babae mga kapatid na subhanallah na napakaganda ng kanilang mga kwento. Yung mga nanay na ito na ating babanggitin, inshallah makakuha tayo ng aral. Dahil sa panahon pang kasalukuyan, masyadong minamaliit yung mga ina. Masyadong minamaliit yung mga kababaihan pagdating sa pagdidisiplina ng kanilang mga ina. Bakit nila ito nasasabi? Bakit sila minamaliit? Batay sa kanilang mga nakikita, partikular sa panahon pang kasalukuyan. Ano po? Partikular sa panahon pang kasalukuyan. Maraming babae nga rito na hindi binabantayan yung anak. Ang binabantayan si Mister. Alam niyo yun? Binabantayan si Esther. Si yung asawa niya, hindi inaalagaan yung anak ng tama at yung inaalagaan yung asawa niya. Kumbaga, lagi nakamanman sa asawa niya at napabayaan na ang pagdidisiplina, napabayaan na ang pagtuturo sa kanyang mga anak. Ngayon mga kapatid, banggitin natin una ang kwento ni Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah. Si Imam Shafi'i, hindi lingid sa ating kaalaman, isa po siyang imam na kinikilala sa buong mundo. Bagkos sa Asia, ang karamihan ng mga tao sa Asia ay sumusunod sa paraan ni Imam Shafi'i. At si Imam Shafi'i, siya ay sumusunod sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ang kanyang madhab ang sinusunod, particular sa Pilipinas, napakaraming tao diyan, lalo na yung mga taga Mindanao na sumusunod sa Imam Ash-Shafi'i, no, sa pinuno o sa imam na ito. Ngunit wala namang problema na sumunod ka kay Imam Shafi'i o kung kanino mang madhab ang susundin mo. Ang mahalaga, ikaw ay sumusunod na may dalil, may katibayan, may tamang doktrina mula sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang kwento ni Imam Ash-Shafi'i at ng kanyang ina, lalo na ang kanyang ina, sapagkat ito yung pinaka-topic natin, ang kasaysayan ng mga mararangal na ina na pinalaki at dinisiplina ang kanilang mga anak na naging mga ulama at may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at naging matagumpay ang kanilang mga anak dahil sa mga ina na ito. Ika nga, ang tagumpay ng lalaki ay nasa likod ng matibay o masunuring babae, mabuting may bahay. Ang si Imam Shafi'i mga kapatid, para sa kaalaman natin, namatay po ang kanyang ama, namatay ang kanyang ina, namatay ang kanyang ama habang ang edad niya ay 2 taon. 2 years old pa lamang si Imam Shafi'i, wala na ang kanyang ama. Wala na ang kanyang ama. So, ibig sabihin si Imam Shafi'i, isa po siyang ulila. Si Imam Shafi'i, isa po siyang ulila. At pinanganak si Imam Shafi'i sa Gaza. Yung lugar ng Gaza, mga kapatid, ito po ay sa Palestine. Sa Palestine, yung Gaza. Tapos, dahil sa
takot ng nanay niya na mawala, makalimutan ni Imam Shafi'i yung kanyang pinagmulan, pumunta siya sa Yemen, una muna bumalik sa Yemen, tapos yun pumunta uli sa Makkah. At si Imam siya, ito yung si Imam Shafi'i kasama ang kanyang nanay na naglakbay patungong Yemen hanggat sa pumunta sa Makkah. Ano po, nanatili sa Makkah si Imam Shafi'i doon kasama ang kanyang ina. Ano yung kwento nung siya nasa Makkah na, mga kapatid? Ang sabi ni Ummu Shafi'i, ang sabi ng kanyang ina, "Ya bunay, o aking anak." Pakinggan natin yung sinabi ng nanay na ito at napakaganda ng sinabi niya. "Ma ta'abuk, namatay na ika ang iyong ama. Wa inna na fuqara." At samantalang tayo ay mga mahihirap lamang, no? Mahirap lamang tayo. "Walaysa lana mal." Wala tayong kayamanan, walang ari-arian. "Wa inni lan atazawwaj." Ito yung sabi ni Ummu Shafi'i. "Ako ay hinding-hindi na mag-aasawa para sa iyo." Min ajli. Kasi may mga tao, may mga kababaihan nag-aasawa kapag namatay ang kanyang asawa, pagkalipas ng ilang buwan o ilang taon, dahil may dalawang anak, tatlong anak, natatakot yung nanay na papaano masusuportahan ang kanyang anak, kung papaano paralakihin ang kanyang anak. Pero ito, si Ummu Shafi'i, ang sabi niya, hinding-hindi na ako mag-aasawa para sa iyo. Kumbaga, iiwan ko yung pag-aasawa dahil gusto kong palakihin ka ng may takot kay Allah, didisiplinahin kita na ikaw ay masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pakinggan po natin yung sinabi pa ng nanay ni Imam Shafi'i. Wakad nadartu kalil ilm. Ako ay sumumpa kay Allah na ikaw ay ang edad mo, ang buhay mo, igugugol mo lamang sa kaalaman. Ito yung sabi ng ina. Nadartu kalil ilm. Sumumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala na yung ikaw, Shafi'i, ikaw na aking anak, igugugol mo ang buhay mo sa pagsasaliksik ng kaalaman. At ito yung sabi niya. Tignan niyo yung pangarap ng nanay sa kanyang anak. La'allallaha an yajma'a bika shamal hadhil umma. Subhanallah. Sana pagtipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng umma sa pamamagitan mo, nang dahil sa iyo. Napakalaki ng pangarap ng kanyang nanay sa kanyang anak. Umma. Sabi umma, lahat ng Muslim sa buong mundo. Hindi lamang Muslim sa Palestine, sa Gaza, hindi lamang sa Yemen, hindi lamang sa Makkah, sa Hijaz, sa Medina, ano po, sa Sham, sa Syria, sa Jordan, hindi lamang mga Muslim doon, bagkus, hindi lang sa Egypt, bagkus, umma. Yung lahat ng Muslim sa panahon niya at yung mga susunod pa, nangangarap ang nanay ni Imam Shafi'i na pagtipunin sila sa iyo. Kumuha sila ng kaalaman sa iyo. Subhanallah, mga kapatid, ito yung pangarap ng ina sa kanyang anak. At tayo, sa panahon natin ngayon, ano yung pangarap ng mga ina sa kanyang anak? Sa panahon natin ngayon, ano yung pangarap ng ina sa kanyang anak? Yung nanay, gusto maging dancer yung kanyang anak. Gusto maging singer. Gusto maging artista. Walang kaso na maging doktor yung anak. Maganda yun, mga kapatid. Wallahi, maganda yun. Maging engineer. Walang problema ron. Maging malaking negosyante. Ngunit, wag mong kakaligtaan na turuan ang iyong anak nang mang papaano basa ng Quran, papaano maunawaan ang kanyang relihiyon, palaki na may takot kay Allah. At ito yung pinaka-importante. Yung pangarap ng nanay na ito, yung miskina na ito, mahirap lamang sila, mga kapatid, walang kayamanan. Sinabi niya pa, hindi ako mag-aasawa para sa iyo. Hindi ako mag-aasawa. Pero yung pangarap niya, pagtipunin ang lahat ng umma sa kaalaman ni Imam Shafi'i. At nangyari nga ito. Ito yung pangarap ng isang ina sa kanyang anak. Napakalaki ng himma, pangarap ng nanay na ito. Ngayon, mga kapatid, kasunod ng kwento na ito. Nung pumunta na sa Makkah, nanirahan na sa Makkah, at isipin natin, mula Gaza, napakalayo yun, papuntang Makkah, ilang buwan yung paglalakbay. Babae na ito, na miskina, daladala ang kanyang anak, ilang buwan naglakbay papuntang Makkah. Gaano kalayo? Ilang buwan ang kanyang nilakbay para lang mapunta sa Makkah? Dahil nga sa kaalaman, sa pagmamalasakit, sa kaalaman, subhanallah. Isipin mo yun, yung himma ng nanay, ang layo ng nilakbay para lamang matuto ang kanyang anak. Para lamang suportahan ang kanyang anak, matuto sa Islam. Mula Gaza, subhanallah, tinahak nila hanggang makapunta ng Makkah.
at nanatili si Imam Shafi'i sa Makkah nag-aaral. Mga kapatid, si Imam Shafi'i, nasa ulo niya po ang banal na Quran, ang edad niya ay 7 taong gulang. 7 taong gulang nasa ulo niya ang Quran at nasa ulo niya yung hadith ni Imam Malik al-Muwatta habang ang kanyang edad ay 10 taong gulang. Ganito kalakas at katalino kahusay si Imam Shafi'i. Balikan natin yung kwento, papaano natuto si Imam Shafi'i. Noong araw mga kapatid, noong araw, ang pagsasaliksik ng kaalaman, may mga tao na humihingi ng kabayaran, humihingi ng kumbaga, maaaring sabihin, kapalit upang turuan ang kanyang anak kung paano sumulat at kung paano bumasa. Sapagkat talamak noong araw, alam natin yan, kahit balikan pa natin yung history. Noong araw, talamak po yung kamangmangan. Iilan lamang sa mga tao ang mahusay bumasa at iilan lamang sa kanila ang marunong sumulat. Siguro ngayon, mga ninuno natin, may mga kakilala tayo, kamag-anak, mga lolo, lola, o mga tao na hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Ngayon, sa panahon ni Imam Shafi'i, nung siya'y bata pa lamang, ang kanyang nanay, pinasok siya, nakiusap sa isang teacher na tanggapin si Imam Shafi'i sa pag-aaral, isa sa mga pag-aaral, pero tumanggi yung teacher na yon. Tinanggihan siya sa unang pagkakataon kasi kailangan ng bayad. At wala silang pera. Sila'y nasa Makkah. Hanggat ang nanay niya hindi nawawalan ng pag-asa, lagi nag-iisip ng mabuti para kay Allah. Tingnan nyo, think positive. May mga nanay ngayon na puro negatibo mag-isip. Takot na takot para sa kanyang anak. Ano kaya yung future ng anak ko? Kailangan magtrabaho. Kailangan kumayod. Kasi takot sa anak niya, kumbaga sa future. Mga kapatid, ang future ng ating mga anak at future mo, tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtrabaho ka lamang ng halal, kumita ng halal, at ipaubaya mo kay Allah. Huwag ka matatakot dahil ang biyaya natin ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo mawawala sa mundo, ikaw at ako, maliban na lamang na kumpleto ang ating biyaya. Ngayon mga kapatid, ang nanay ni Imam Shafi'i, kasi tinatanggihan si Imam Shafi'i na mag-aral dahil walang pera pambayad sa isang guro. Ito yung sabi ng nanay ni Imam Shafi'i, o ikaw, aking anak, kapag pupunta ka sa pag-aaral, mag-aral ka pa rin. Think positive. Kasi may mga teacher doon na tinuturoan nila, yung tinuturoan nila is anak ng mga mayaman. Anak ng mga mayaman. Yung mga mayaman. Kapag nagturo na yung guro at tinuruan na nila, tinuruan niya na yung mga mayaman, anak ng mga mayaman, sumama ka sa mga mayaman, umupo ka katabi nila. Kumbaga maging normal ka lamang. Subhanallah, yung talino ng nanay na ito dahil gusto niya talaga matuto ang kanyang anak at nagkatotoo. At nagtuturo yung teacher na hindi niya namamalayan nandun si Imam Shafi'i kasi wala silang pambayad. Paano magsulat, paano magbasa, andun. Hanggat sa natuto ang kanyang anak. At may pagkakataon pa ito, kapag wala yung teacher, umalis yung teacher, umalis yung guro, uupo si Imam Shafi'i sa harap. Si Imam Shafi'i sa harap, ang edad niya 5 taong gulang, ipapaliwanag niya sa edad na ito yung kanilang natutunan. Kung ano yung tinuro sa kanila, ipapaliwanag niya sa mga tao. Ganyang kahusay at ganyang kagaling si Imam Shafi'i. Ngayon mga kapatid, lumipas yung ganong kasaysayan na si Imam Shafi'i nag-aral hanggat bago umabot ang kanyang edad na 20, bago siya mag-20, kinilala siya o binigyan siya ng pahintulot ng mga taga-Makkah na magbigay ng fatwa. Magbigay ng fatwa, subhanallah. Nakakamangha. Masha'Allah, tabarakallah. Bago sumapit ang edad ng 20, kinikilala na siya sa Makkah na marji'. Hanggat sa lumipat siya sa Madina at nag-aral kay Imam Malik bin Anas, rahimahumullah. Pumunta siya ng Madina at nagsaliksik ng kaalaman doon. Ganito yung kasaysayan ni Imam Shafi'i. At si Imam Shafi'i, mga kapatid, natuto siya. Marami siyang nasa ulong mga hadith at yung kaalaman niya kinikilala sa buong mundo at yung madhab niya. Hanggat sa nung naging alim na siya, naging kilala siya, pumunta na siya sa iba't ibang lugar. Pumunta siya sa Egypt, pumunta sa, iniwan niya na yung Madina at nagturo siya sa mga tao. Nakilala si Imam Shafi'i dahil sa kanyang kaalaman, sa lakas ng kanyang pagkasaulo. May mga kwento pa nga kapag siya ay nagbabasa yung libro. Halimbawa, ito po, meron ko libro. Ito, may libro ako rito. Ito. Ayan. Ang gagawin ng isang tao, ang gagawin ni Imam Shafi'i, tatakpan niya isang page na yan para hindi niya masaulo yan.
it nakapokus lamang siya sa isang page. Ganyan kalakas ang memory ni Imam Shafi'i. Ano po, tatakpan niya isang page para hindi niya masaulo, para hindi siya malito sa pagkasaulo. Hindi papasok sa isipan niya kung ano yung nakalagay sa kabilang page. Ganyan kalakas ang memory ni Imam Shafi'i. Hanggat sa nakilala siya, at ayun yung kwento natin na tinagurian siyang imam at inikilala siyang imam hanggang sa panahon natin ngayon, at yung kanyang mga libro na iakda ay kinikilala, binabasa ng mga umma, ng mga Muslim sa pangkasalukuyan. Ang naghubog kay Imam Shafi'i, ang nagtulak sa kanya sa pagsasaliksik ng kaalaman, walang iba kundi ang kanyang ina, ang kanyang nanay. Kaya ang kwento na ito, mga kapatid, ay nakakamangha. Nanay, walang asawa, iniwan yung pag-aasawa at ginugol ang kanyang panahon sa pagdidisiplina, pagtuturo ng kanyang anak. Ngayon, may mga tao, may mga babae, iniwan na yung pagdidisiplina ng kanilang anak. Ipinaubaya na sa kasambahay, ipinaubaya na sa babysitter. Ano po, nakakalungkot isipin yan. Dahil ang babae gusto magtrabaho, ang babae gusto lumabas, ang babae gusto gumala, ang babae gusto mamasyal, ang babae gusto mag-shopping, napabayaan na yung pagdidisiplina ng kanilang anak. Ang pangalawang kwento natin ngayon, ang kwento ni Ummu al-Bukhari. Ummu al-Bukhari. Para sa kaalaman natin, mga kapatid, ang pangalan ni al-Bukhari, Muhammad ang pangalan niya, bin Ismail. Ipinangalan ito ng kanyang tatay sa kanya bilang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At meron siyang dalawang kapatid, may dalawang anak, si Ummu Bukhari, ang pangalan si Muhammad, at yung isa naman ay si Ahmad. Si Muhammad, siya po si Imam al-Bukhari. Sa murang edad, mga kapatid, namatay ang tatay ni Imam al-Bukhari. Lumaki rin po siyang ulila. Lumaking ulila at walang ama si Imam al-Bukhari. Ngayon, dahil sa masaya yung nanay, yung lugar na ito, Bukhara. Yung Bukhara, ito po ay lugar, at yung kung saan nakatira si Imam Bukhari. At nung siguro mga hindi ko lang alam kung ilang taon si Imam Bukhari, nagkaroon siya ng sakit si Imam Bukhari. At yung sakit na ito naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Si Imam Bukhari, mga kapatid, pakinggan natin yung kwento na ito, nabulag siya. Tapos ang nanay niya, namatay na yung nanay, yung asawa niya, tapos yung anak niya para si Imam Bukhari na nabulag. Ano po? Ang nanay niya, may isang kwento, dumulog siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsumama siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala, umiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala, tinaas niya ang kanyang mga kamay gabi. Ya Allah, kumbaga sa kanya, nagreklamo nilabas ng babaeng ito ang kanyang hinanain kay Allah. Hindi niya nilabas sa mga tao, hindi niya nilabas yung problema niya kung kanino man. Diretso siya kaagad kay Allah. Dumulog siya kaagad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kapag may problema ang isang tao, post kaagad sa Facebook kung ano man yan, ipagkakalat kaagad yung problema, yung sakit niya, yung problema, yung hinanaing, o yung mga pagsubok, isasabihin kaagad sa mga tao. Ang nanay na ito, ang nanay ni Imam Bukhari, dumulog siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sabi niya, ang aking anak ay nabulag. Kumbaga, pagalingin mo ang aking anak, umiyak siya. Pagkatapos umiyak siya. Gabi. Hanggat sa, dahil sa, lagi siya nagdudua, ganito yung ginagawa niya, tinawag siya. Sabi ng mga muarrikun, mga kapatid, yung mga muarrik, sila yung mga nakapag-aral ng kasaysayan o ng history, ang nagpakita sa kanyang panagi, nagpakita si Propeta Ibrahim sa kanyang panaginip. At sinabi niya, o ikaw, قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. Ibinalik na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paningin ng iyong anak. Binalik na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paningin ng iyong anak dahil sa iyong mga panalangin. Marami ka manalangin, lagi ka nagdudua. Dahil sa iyong pag-iyak, ibinalik ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mata, ang paningin ng iyong anak. Tapos Salatul Fajr. Yung Salatul Fajr, nakita niya ang kanyang anak naghuhudo, si Imam Bukhari. Sa murang edad, bumalik na yung paningin niya at masaya-masaya siya. Ngayon, ang ginawa ni nung nanay niya, sumumpa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na igugugol ni Imam Bukhari ng kanyang anak na si Muhammad ang kanyang edad sa pagsasirisik ng kaalaman. Dahil sa sobrang saya niya, bumalik yung paningin ng kanyang anak, nag-hajj siya bilang pagpapasalamat kay Allah, nag-hajj siya,
bilang pagpapasalamat kay Allah kasama ang kanyang dalawang anak na si Muhammad at si Ahmad. Si Muhammad siya po si Imam Bukhari. Nag-hajj sila roon, tapos nakalala yung mga ulama sa Makkah, at nung bumalik na sa Bukhara, bumalik sa Bukhara ang kanyang nanay at si Ahmad, at si Imam Bukhari na iwan sa Makkah, nagsasaliksik ng kaalaman doon. Kaya mga kapatid sa Islam, pagbalik ni Imam Bukhari sa kanilang lugar, mashallah, napakaraming hadith ang kanya nasa ulo, marami siya naisulat ng mga libro, at nakilala siya bilang isang alim sa mga alim sa hadith, at faqih rin siya. Siya ay mahusay sa fiqh at sa lahat ng kaalaman si Imam Bukhari. Kinilalang alim siya. At dahil sa kanyang ina, mga kapatid, dahil sa kanyang ina, pagkatapos ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang ina ang naging dahilan kung bakit siya naging alim. Ang kanyang ina ang naging dahilan kung bakit naging alim si Imam Bukhari, at ang pinakamainam na libro, ang pinakamainam na libro sa panahon pang kasalukuyan, pagkatapos ng Quran ay ang Sahih al-Bukhari. Hanggat sa susunod na henerasyon, nagkasundo ang mga ulama ng pinakamainam na libro pagkatapos ng Quran ay ang hadith ni Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dahil saan ito mga kapatid? Dahil sa kanyang ina. Kaya napakalaki po ng role ng isang ina sa kanyang mga anak. Napakalaki po ng role. Kung papalakihin mo, kung hubugin mo ang iyong anak na may takot kay Allah, magiging mabuting impluensya ka, magiging mabuting modelo ka, o ikaw na ina, makikita mo ang bunga kapag laki ng iyong anak. Hindi yung nananakit ka ng iyong anak, wala kang sabar. Alam mo, nagsulat lang sa pader yung anak mo, papaluin mo na, sisigawan mo na, tapos papahiyain mo pa sa harap ng kanyang mga kapatid. Hindi mo alam yung tamang pagdisiplina. Huwag ganun. Kailangan disiplinahin mo ang iyong anak, ikaw na babae, kung papaano dinisiplina ng mga salaf, ng mga sahaba, ang kanilang anak. Sapagkat napakalaki ng role mo bilang isang ina. Si Sufyan al-Thawri, mga kapatid, si Sufyan al-Thawri, ang kanyang ina, ganun din. Ginugol ng kanyang ina ang kanyang panahon sa pagdidisiplina, dua para sa kanyang anak, hanggat nakilala si Imam Sufyan al-Thawri. At meron din madhab ito si Imam Sufyan al-Thawri. Ano po? Ganun din si Imam Ahmad, rahimahullah. Si Imam Ahmad, rahimahullah, sabi niya, ang sabi ni Imam Ahmad, rahimahullah, "Lam ara jaddi wa abi." Hindi ko nakita ika ang aking lolo at ang aking ama. Sa makatawid, ang nagpalaki, ang nagdisiplina kay Imam Ahmad bin Hanbal, na siyang kinikilalang madhab dito sa Saudi Arabia, at kinikilala rin siya na alim sa hadith, napakaraming hadith ang nasa ulo ni Imam Ahmad. Ang nasa likod ng tagumpay ng imam na ito, ang kanyang ina rin. Subhanallah. Ina rin ang kanyang nanay. Lumaki siya na walang ama, hindi niya nakita ang kanyang lolo. Ang nagagabay sa kanya sino? Ang kanyang ina. Si Sheikh bin Baz, rahimahullah. Sheikh bin Baz, rahimahullah. Namatay ang kanyang tatay at ang edad niya ay 3 taong gulang. 3 taong gulang si Sheikh bin Baz, rahimahullah. Naging mufti. Kinilala ang kanyang kaalaman, ang kanyang mga fatwa sa buong mundo. Kinikilala sa buong mundo. At hindi lamang yon, ang nasa likod ni Imam Sheikh bin Baz, walang iba kundi ang kanyang ina na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nabulag pa si Sheikh bin Baz sa kanyang murang edad. Nakapagtapos ng pag-aaral at maraming kaalaman ang kumbaga maraming hadith ang nasa ulo niya, mga masail, mga issue sa fiqh ang nasa ulo ni Imam bin Baz, rahimahullah. Paano niya ito nagawa samantalang bulag siya, hindi po ba? Paano niya nasa ulo yung mga hadith? Paano siya nagkaroon ng malawak na kaalaman? Wala siyang ama at bulag pa siya dahil sa kanyang ina. Kaya mga kapatid sa Islam, mga magulang, kapag ikaw ay nanay, napakalaki po ng role mo sa pagdidisiplina ng iyong anak. Napakalaki ng role mo, at huwag mong hayaan na ibang tao ang magdidisiplina ng iyong anak. Huwag mong hayaan na ibang tao ang magtatarbiya, magpapalaki ng iyong anak. Ikaw magdisiplina ng iyong anak. Dahil responsibilidad mo yan eh. Huwag kang magtrabaho. Kapag may asawa ka na nagtatrabaho at okay naman, kaya naman, sapat naman sa pamilya mo, sa pangkain nyo araw-araw, manatili ka sa iyong bahay. At hayaan mo ang asawa magtrabaho at ikaw magdisiplina ng iyong anak. Hubugin mo ang iyong anak na may takot kay Allah. Turuan mo ang iyong anak kung paano makihalubilo sa mga tao. Ang unang ituro sa kanila yung tawhid, kaisahan ni Allah, yung tamang akida, palaki na may takot kay Allah. Ano po? Maging mabuting Muslim, masunurin kay Allah at kay Propeta Muhammad SAW, at maging masunurin sa kanyang mga magulang. Paano ito masasaul ng isang bata? Paano lalaki ang bata na may takot kay Allah? Paano lalaki ang bata na masunurin
sa kanyang mga magulang kapag ibang tao ang pagtuturuin mo o pagdidisiplinahin mo sa iyong anak. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.